So hindi para sa kanya yung honor, o hindi para sa kanya yung glory and honor, dahil hindi naman nawala sa kanya, kundi itinanggap niya ito para sa ano? Para sa mga tao na sila mismo ang nawala nito. Okay? Muling ibinabalik ang tao sa glory. Muling ibinabalik ang tao sa kanyang honor. Okay? At ginagawa ito ng Diyos kung kita kamatay ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, meron tayong tinatawag na para maunawaan itong kamatayan ng ating Panginoong Kristo, meron tayong tinatawag na preaching of the gospel. At dito, sa preaching of the gospel, ito yung ginagawang pangtawag ng Diyos sa mga tao upang ang mga tao makakinig ng bagay nito ay makarating doon sa ano? Doon sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo doon sa Thessalonians. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sa First, Second Thessalonians chapter 2 verse 14. Ganito po ating mabasa, tingnan niyo. Yun rin po ay sumasakayan doon sa sumulat ng Hebrews. Sabi, sa kalagayan ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Nakita niya, sa pangaral ng Ebanghelyo, yun ang paraan para matawag ang tao. No? Yung Ebanghelyo, alam natin po yun, yung explanation kung bakit namatay at inilibing ang ating Panginoong Kristo, yun po yung Ebanghelyo. At yung bagay na yon ang ipinagtatawag ng Diyos sa tao. Tama natin yan? At bakit tinatawag ang tao? May dahilan. Sabi, sa kalagayan ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit na alam ng kaluwalhatian. Sabi doon, ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus Christ. Ito yan. So makikita natin yung tao na dati ay nasa kaluwalhatian dahil sa kanyang kasalanan ay bumagsak sa kaluwalhatian, ngayon ay muling ibinabalik sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay naging tao at mamatay para sa atin. Dahil ang gusto ng Diyos, ang tao na kanyang pinagkalooban niya ng image ay muling mailagay sa kanya ang image ng Diyos. Na siya ay may glory, na siya ay may honor, at siya ay merong dominion. Okay? So, ano ang tao? Bakit ganun ka-concern ng Diyos? Sapagkat ang tao lamang ang nilikha niya na meron siya. At hindi niya pababayaan mawala sa tao. At nais ng Diyos ang bawat isa sa atin na nahulog sa ating kaluwalhatian ay muling magbalik sa kaluwalhatian. Tuloy natin pagbasa sa ating punang banal na kasulatan hanggang 14 lang po naman itong ating binabasang kapitulo ng Hebreos. Ang sabi po ay ganito. Oh, hanggang, ano pala ito? Hanggang 80. Okay, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sa verse 11, sapagkat ang pinapaging banal at mga pinapaging banal ay pawang sa isa na dahil dito ay hindi siya naiyang tawagin silang mga kapatid na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Verse 13, at muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kanila at sa kanya at muling narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. 14, dahil sa ang mga anak ay mga bahagi. Kung may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon ding nakabahagi sa mga ito, nagkaroon ng laman at dugo, upang sa pamamagitan ng kamatayan
kanyang malipol, yaong may paghahari